Mapagpalang hapon na naman nga guys. So hapon tayo na magbablog ngayon dahil hapon yung abangan ng isang ibon nga natin na isa na lang naman yung inaabangan natin. No? Tatlo yung nilalaban nga natin kung napapanood nyo yung mga nakaraan natin video. So yung dalawa malapit pa. Nag-clock naman. So papakita ko sa inyo update yung dalawang kalapati nga natin. Yung kay Sir Hanshen nandito. Ayan. Kaya si Boss Dunying nag-aabang pa. Nandito yung kay Sir Hanshen. Nag-clock naman. Tapos yung isa ko doon. Pakita ko sa inyo mamaya yung update ng nilipad nga nila. So sa ngayon, yung update muna sa inaabangan natin ngayon. Katbalogan, Samar nga. 573 kilometers air distance. So ito yung forecast nga natin. So pakita ko lang ah. Ayan. So sa mga nagkakarera na nga at alam na kung ano yung ibig sabihin ng forecast nga natin na to. So 16. Teka. 16 po, ano na, yung 15.26 na yun, nasa 1.1 yung speed nila. Pagbaba ng oras nga na yun, 3.26, 1K na lang, 1.1 na lang pababa. So, 4.10 na, nasa 1K plus na yung ibon natin. Pagka nag 4.18 na, nasa 1K pababa na yung ibon nga natin. Kaya, abangan na nga, 4.10 eh. So, pag nag 4.18 na, abangan na tayo. 2 days race ngayon. So mag-aabang tayo hanggang bukas ng hanggang alas 11 ng tanghali. So sana mag-day bird yung ibon nga natin at makauwi ngayong araw na to. So pakita ko muna sa inyo yung isa nga nating inilalaban. So ito yung isa nating inilalaban. Live sa off color, live sa 5 laps, live sa young bird, saka live din sa old bird. So ayan, maganda naman yung speed niya kahit papano. So yung ranking nga niya ng second lap nasa sa young bird nasa 190 plus. Sa old bird naman nasa 200 plus. Ayan, so ayan yung kaparis niya. Ito yung kapatid nung nilalaban nga nating dalawa. So inilalaban ko na rin ngayon sa JPRC. Young bird to na si LRPC pero ilalaban na natin sa JPRC kasi maganda premyo, 700k yung guaranteed nga. Tawid dagat din. So yung tatlong magkakapatid na yan, masusubo, puro south ang naging karera. Ito, tawid dagat din yan, Allen Samar. Tapos ito, tatawid din daw ng dagat yung magiging lipad na to. Ito yung pinakabata. So yung isa ngayon, itinawid na nga ng dagat, Katbalogan. Sana mag-clock lang. Or kahit na Malaysia or bukas makauwi, basta makauwi, mapag-clock natin kahit na minimum speed 600. So ayan. Yung kay Sir Hansha naman, okay naman ah. Nandito. So, ito si Boss Dunying, oh. Nag-aabang na. Kanina pa siya nag-aabang. Pero live yung dalawang ibon nga natin na to. Yung na kay Sir Hanshen, saka ito. Konti na lang yung magkakalaban nga sa club na yun. So, malaki chance natin. Basta dire-direcho lang yung matutukan natin ng alaga. Saka mapag-clock. So, yun nga, no? Abang-abang na tayo sa kalapati nga na inihagis ng Katbalogan, Samar. So, ito na yung weather nga natin dito. Mahangin. So tuwing hapon naman talagang mahangin dito sa lugar nga namin at malamig. Ayan, palubog na rin yung araw. Nag-aabang kami. Ayan. So sana makauwi na pamaya-maya yung ibon. Kung sakali tumaasa tayo. Maganda naman yung kondisyon nung kinarga nga natin. So i-update ko na lang ulit kayo mamaya. Siguro mga 30 minutes. Or kung sakaling dumating, bibidyohan kagad natin. Ayan. So sana makauwi dahil palubog na nga yung araw. So good luck sa lahat ng kumarga nga at good luck sa lahat ng kalabang ko sa club. So hindi naman natin tinuturing na kalaban yun, ano? Yung ibon nga lang ang magkakalaban pero kaming mga pansir, mga magkakakilala naman, nagbabatian din dun sa club. So good luck sa lahat, sana mag-clock tayong lahat. 2,000 years later. Inabot na nga tayo guys ng dilim, ano? So sindihan natin yung mga ilaw sa taas ng bahay nga natin para umaasa tayo kung sakaling magawi pa rito yung kalapate, maaninag pa yung bahay nga natin at makauwi pa kahit na medyo madilim. Kasi minsan nung second lap nga, yung nabutas siya, ganyan yung nangyari nung payet-payet na kinarga. Gabi siya umuwi. Pinilit niya umuwi nung araw na yun. So inaabangan pa rin natin ngayon. Ayan. So sinara ko muna yung trapdoor nga ng kalapati nga natin na yun.
Baka kasi pumasok yung pusa, delikado. So titingnan na lang natin hanggang mamaya. Ayan. So wala pa rin. Ayan yung live natin. Wala pa rin. Abang-abang pa rin tayo. So kung hindi man dumating ngayong gabi na to or ngayong dilim na to, kinabukasan ang alas 11 mag-aabang tayo. Sana mapaklak natin bukas. Araw na Lunes, second day. Kala ko mapapa-day bird natin. So sana mag-clock bukas. Kahit ano mangyari, kahit na sobrang babang speed, 600 lang na speed, pwede na sa atin basta mag-clock. So update ko kayo, update ko na lang kayo, no, sa video na to. Didiretso ko na 'yung video na to hanggang bukas. Good morning, Boston Ying. So panibagong araw, panibagong abangan ng pinawala nating ibon sa Katbalogan. Pangalawang araw to. So cut off natin, alas 11. Ang oras natin ngayon ay, check natin saglit, 6:19 a.m. Ayan, nag-aabang na tayo. Umaasa tayo na uuwi yung ibon natin ngayon sa oras. So naglilinis na si boss. Sige, update ko kayo guys pag sakaling makauwi. Makauwi man o hindi, i-update ko kayo, pero sana at umaasa tayo uuwi yun sa oras. Time check tayo, 8:13. So medyo marami na nga nagpapaklak sa club nga natin. Halos kulang 3,000 yun. Nasa kulang 100 na yata yung nag-clock. So hindi ko alam kung lagpas 100 yung nagka-clock ngayon, ano? So yung ibon natin, inaabangan pa rin natin yung nag-iisang panlaban nga natin. Alas 11 pa naman mahigit yung cut-off natin. Inaasahan talaga natin yung ibon na yun. Sana huwag tayong paasahin. Pero alam ko uwi talaga yung ibon nga natin na yun. Sana na lang sa oras umuwi. Abang-abang pa muna tayo. Update na lang ulit ako pagka pamaya-maya. O kung sakali, pagdating. Ganda ng panahon dito. Kaso, medyo malulam sa parting south. Ayan, sa panggagalingan ng ibon natin. Diyan gawi. At yun nga guys. Natapos na ang karir ng isang nating ibon. So, hindi siya nakauwi ng pangalawang araw nang hagi sa Katbalogan. So pangalawang araw na abangan, hindi nakauwi yung ibon nga natin na yun. So sana abangan pa rin natin kahit na mga isang linggo natin aabangan yun para ma-recover, tapos magamit na lang nating breeder dahil wala na tayong ahabulin dun. Mag-clockman siya ng Javier Leyte, eh. Kung sakaling umuwi mamaya, mag-clockman ng Javier Leyte, eh. Wala na, talo na rin tayo, wala na tayong ahabulin. So ipapahinga natin siya, gagawin nating breeder na lang, ibibreed na natin dahil maganda naman ang napatunayan niya yun. Dahil nga sa biglaang karga ng club nga natin, so hindi pa ganun talaga kaayos yung kondisyon. Pero maganda yung kondisyon nung kinarga namin. Kasi nung Miyerkules kasi, isang pa ko pa sa truck. So yun lang, maganda naman yung condition, talagang siguro hindi lang talaga nakatawid ng dagat or tumawid man, baka hindi pa nakakauwi, tumukod. So hanggang dito na lang muna yung video nga natin, update ko kayo kung sakaling makauwi pa. So may dalawang live naman tayo na nilalaro, pero hindi na muna natin papakita. So sa mga susunod na video na lang tayo mag-update sa mga live nga natin na nilalaro pa sa isang club natin. So ingat kayo guys, at good, at congrats sa mga nagpaklak nga ng Katbalogan. God bless.